ang haba, nakakainis. Mas importante lang yung do's and don'ts. Yun ang pinaka-bottom line. Okay? Ito po yung ating mga do's and don'ts. Lahat ng basura na dadali nyo doon, ibabalik nyo mamaya dito sa mainland. Garbage in, garbage out po yung policy natin. Kaya po mismo magtatapon ng sarili yung basura, ang tawag po dyan ay sense of responsibility. Pagbalik po mamaya, may nakahilirang trash bins dito po sa taas. Dito po sa taas ang tapunan, hindi po pwede sa dagat. Pag sa dagat po kasi tinatapon, noble po yung charges. Collection po ng mic. Mega. Collection po ng corals, shells, especially ng buhangin. Hindi po namin inaalaw yan kahit konti. At kailangan namin ng tulong ng bawat isa sa inyo kasi kinoconserve namin yung Santa Cruz Island. Meron po kami yung tinatawag na standing order for us to check your belongings. And when we say belongings, that would include your slippers, your shoes, your bags. Basta gamit niyo ho, pati yung mga bulsa niyo, i-check namin yan. Bago kayo umalis ng island, at pabalik niyo dito sa Paseo del Mar. Once we makita tayong buhangin, kahit kakarambuta po yan, within the considerable conditional amount according to INAIPAS, yan po ay 5,000 pesos right there and then. Kung ayaw namin mapulit yung Santa Cruz Island, kaya si water lang muna ang gamit ng CR. Shooting case, may dala kayong shampoo sa kung kaya galing UK, US, Saudi, China, Germany, o Hong Kong pa po yan. Pagdating sa CR namin, huwag po kayo mabibigla. Hindi kayo pumula. Si water po kasi ang gamit namin doon. Okay? Required yung life jacket sa bawat isa kahit gano'n pa tayo kagaling lumangoy. Pero habang sumasakay lang mo yan sa mga bangka. Pagdating nyo sa island, dry land po sa Santa Cruz Island. Pwede na kong tanggalin yung life jackets. Wala pa kong kaming guest na nalunod na sa dry land. So, pakibalik ko yung mga life jackets namin sa mga bangka ulit mamaya. Pagkatapos na ako. Life jackets namin eh. Number 2, pwede gamitin yung safe release bottle pagka available. Number 3, pwede yung i-zipper. Pero pag hindi po na si-zipper, dalawang dahilan na po yan. Number 1, sira na po talaga yung zipper. Huwag yun naman natin yung zipper. Number 2, hindi po kasha ang zipper. Kung nagkataon po hindi kasha ang zipper, huwag agad ma-offend. Huwag mo yung mga galit sa amin, lalo na sa amin, mantakin niyo po. Hindi rin kasha sa akin ang zipper, kaya feel na feel po kayo mga besh. Pero pag ipakyat sa mga puno sa Santa Cruz Island, may guest kaming last time na ulog po sa puno habang nagsiselfie. Nabali, sinugod pa namin sa ospital. Naintindihan natin yan. Gusto niyo lang yung mga tinatawag natin Instagrammable shots. Para medyo jowable naman kayo sa property. Pang-flex. Pero iwasan na lang ako yung mga buwis-buhay na shots. Masimpleng angle, okay na ako tayo doon para relax tayo. By the way, yung CR namin sa area, medyo matanda na ho yun. Scheduled for renovation na ho siya, may budget na siya for 2020. Pero kung hindi nyo po feel ang aming CR, you may use the portalets. May mga portalets intoxicated amoy alak sa island nung muna siya sa detachment ng Philippine Army until makapag-recover. Mag-okay na siya, makaka-uwi na siya mag-isa. Kasi pwede kasabay ng kagrupo niya. That is unsafe for everyone on board. And your safety is our foremost concern. Santa Cruz Island is also a no-smoking zone. Bawal ho manigalila doon. Huwag ho magtago sa CR, damuhan, likot ng mga puno. Ang aming in-execute po kasi o ini-enforce yun ito, tinatawag natin yung Executive Order No. 26, yun po ang nationwide smoking ban. Ayaw kasi sa batas na yan, pag ang area po ay inaalaw yung mga bata, walang dapat designated smoking area ang lugar na yan. We're trying to be a child-friendly beach. Kaya wala kami smoking zone. Again, huwag po magtago sa CR, damuhan, likot ng mga puno. We have personnel in the area na hindi po naka-uniforme. Para silang mga bisita, they move around. They check on smokers and alcoholic drinkers. Kasama ho ang electronic cigarettes, which we will be charging 1,000 pesos for your first offense, a smoking violation, plus 2 hours na community service yan. Second offense, 3,000 na po yan, 3 hours naman yung community service. Third offense, 5,000, 5 hours naman yung community service. Pagkatapos yung magbayad sa amin, dadaling ko yung aming mga escorts doon sa may auto, sa may polo. Those are your options. But if you want to prefer going to Santa Cruz Island, ito po yung aming plan. Okay ba tayo doon? For safety po, tatanggalin na lahat ng klase ng bag bago po isuot yung life jacket. Walang tatayo habang umaandar yung mga bangka. Lahat ng pasahero po ay dapat nasa loob. Tubig po kasi sa labas. Kaya please stay sa loob. We have 2 seats in front. Yung po ay para sa mga palangga namin, yung mga senior citizen natin at saka persons with disability. Or yung may dalang baby, sila po lagi ang nasa front seat. Pagka umaamin. Pero pag hindi pa rin umaamin, ilalagay din natin sila sa likod. Mind your steps going down. Mind your head as you go inside the boat. Yung mga may bubong lang. And then as you sit down, please mind your own business. Thank you po sa lahat and good morning. We'll now start the boarding procedure. Ayaw nila yung wave, doktora. Cross waves eh.